Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Isang palakpak, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Inayang po lahat na tumayo, maging dyan sa inyong mga tahanan. Kayo po'y tumayo at makisabay sa pagpupuri at pag-aawitan sa ating Diyos na buhay. Tunay, ang ating Panginoon ay karapat-dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen ba dyan? Amen! Hallelujah! Hallelujah. We are so privileged. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo muli ng panibagong araw sa ating buhay upang tayo ay makapagpuri, makasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Kaya naman, sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, ibigay na natin yung the best natin. Amen ba, mga kapatid? Yung the best, pag sumayaw, sayaw. Pag pumalakpak, palakpak tayo dahil hindi tayo sumasamba sa tao, sa Diyos. Amen? So sabi sa salita ng Panginoon sa mga awit, 116, versikulo 7, manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, sapagkat siya ay mabutit, hindi siya nagpapabaya. Sa ating panahon ngayon, kay Yahweh tayo maglagak ng ating pananampalataya, ng ating pananalig. Amen? Sa Kanya lamang tayo umasa. Ngunit bago tayo umawit, magpuri sa Panginoon, tayo muna ay manalangin. Humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, pagsalangsang sa Kanyang dakilang pangalan. Tayo manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kahanga-hanga, Diyos na panalbanalan, Diyos na lumikha sa amin, na aming sinasamba, dinadakila, aming Ama, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, binigyan niyo kami ng panibagong araw. Sa araw na ito na kami ay mananambahan sa inyong Panginoon. Lord, salamat for this wonderful privilege na muli sama-sama kami na magpupuri sa inyo. Aawit sa inyo upang kayo ay madakila, maitaas sa aming kalagitnaan. Aming Ama, saliksikin niyo po amay mga puso. Alam namin, O Diyos, wala kami maitatago sa inyo, Panginoon. Lahat ay hayag sa inyong mga paningin. Kaya naman, O Diyos, aming Ama, patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga nasabi namin, naisip at nagawa, na di nagbigay sa inyo ng kaluguran. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami, O Diyos. Ganun, Panginoon, pinatawad na rin po namin ang mga nagkasala sa amin, mga naka-offense sa amin, nakasakit ng aming damdamin. Gaya ng pagpatawad niyo sa amin, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Narito kami, O Diyos, hinihiling ang inyong pagsama sa amin, ang paglukob niyo sa bawat isa sa amin sa magitan ng Santong Espiritu. We welcome you, Holy Spirit, sa aming kalagitnaan. Lord, salamat. Katagpuin niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Kalagitnay bumabag.
kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikan ng iyong mukha, sumasabo sa iyong pagkilos. At sa himig nahain, tanging dalangin kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitan bumaba ang kalangitan. Ipapalas mo sa atin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong minsan pa, iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang ating Diyos. Kaya naman sa ating pagpupulit, pag-awitan, tayo'y sumayaw. Amen? Hallelujah! Kadakila ng Diyos na ari aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga langit, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah.
kadakila ang ating Diyos. Hallelujah! Kadakila ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga langit, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong mag-ilos, aking inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat at ihahayag. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo. Pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan. O Diyos, sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan. O Diyos, sa piling mo, kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, O Diyos,
sa buhay. Mabuti ang ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit na
makamit sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-isa Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Siya nga po, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa inyo, nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Mamalagi sa piling
Jesus. Palakpakan natin Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, salamat Panginoon. Awitan natin ang Panginoon mula sa ating mga puso. Pasasalamat, pagpupuri, pagsamba. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat. Salamat sa pag-ibig mo, tunay kang dakila, tunay kang kahanga-hanga. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Sabi sa Levitico chapter 11 verse 44, ang sabi dyan, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay banal. Tayo po ay patuloy na magsisik ang kalooban ng Panginoon, sumunod sa Kanya at magpakabanal. Dahil sinabi ng Panginoon, Siya ay banal, kabanal-banal ng Diyos. Panginoon, salamat. Salamat sa pribilehyo na kami ay nakapag-alay ng mga awitin sa inyo, God. Nawa, O Diyos, nalugod ka. Nawa'y naging mabangong samyo sa inyong harapan ang aming mga inawit, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo, sa pangungunan siya sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy niyo po kaming katagpuin maging sa aming pakikinig ng inyong mensahe. Nawa, Panginoon, na kami mga puso ay maging matabang lupa na tatanggap ng iyong mga salita. Itutubo, yayabong at mamumunga, Panginoon. Patnubayan niyo kami, bigyan niyo kami ng pangunawa, Banal na Espiritu. Bigyan niyo kami ng kalaman at karunungan. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat sa pribilehyong kami ay nakapanambahan sa inyo, Panginoon. Salamat po. Muli, sa inyo po, O Diyos, ang katastaasang papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Tayo po ay makaupo na. Hallelujah. God bless you po.
We are all called to go and make disciples. But what does it really mean? How do we do it? There are only two things you need to remember: relationship and connection. C2S, which stands for To Connect Two Souls, aim to connect people in and outside of the church. Through C2S, people from all ages and from different walks of life will develop lasting friendships, learn from each other, and grow deeper in their faith. We can do it inside a church, after a basketball game, in your favorite coffee shop, in a picnic gathering, and everywhere you go. You have the Bible, the devotional manual, the C2S app to guide you in teaching your small group. By starting in Two Souls, it won't be too long until we see our vision transforming Imus into a born-again city. Be part of the Great Commission. Be connected and stay connected. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning and good evening and good afternoon sa mga nanonood po sa atin online. Kung ibang oras po sa inyo, doon po sa nanonood sa abroad. Magandang araw po. And praise the Lord, we are here again to listen to the Word of God. Again, ang COG Imus po ay nasa 10th year anniversary na po. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah! Praise the Lord! At meron po tayong mga gathering, kasama naman po yan sa aking preaching na po. But I believe, start po ako sa word na ito, 21 is a challenging year, yet also a year of opportunity for God's children to be victorious, conquer, to dominate, to be blessed, and to receive something from the Lord. Kayo po ba naniniwala roon? Kahit pandemic, may nangyari pong hindi maganda. Actually, hindi naman po ito bago na. 2020 po ay ganun na rin naman. Medyo okay-okay pa nga po ngayon. Pero naniniwala tayo, kahit po may pandemic, ay may purpose po ang lahat ng bagay na ito na naranasan po natin. Ayan. Ito po ay ayon sa statistics or survey po lamang. No? Sabi po nila, ayon sa survey, sa statistics, atmosphere where we are right now. Sabi po nila, it is one of the worst pandemic since Spanish flu noong 1918. Sino ho ba rito na buhay na po ng 1918? No? History shows, no? Na meron din palang ganitong pangyayari at ang sabi pa nga po, mas worse din po iyon kasi many years po yung nagtagal at million din po ang namatay around the world. They say that this is also a worst financial setback since the Great Depression in 1921. Ano ba yung Great Depression? Kaya po dati, ang standard po ng mundo ay gold. Ngayon po, hindi na po. Ano po ngayon? Dollar. Nagkaroon po ng Great Depression noon. Maraming kumpanya ang bumagsak. Marami pong bansa ang bumagsak ang ekonomiya. They say that this is also the greatest social upheaval that the world has ever seen or experienced. Ang dami pong hindi pwedeng gawin. No? Hindi pwede yung... ngayon medyo maluwag-luwag na pero naranasan po natin ito for almost 2 years na bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Ako po ay fully vaccinated naman na po ako, no? At medyo malayo naman po tayo. At tayo po kasi ay sumusunod sa protocol po ng ating bansa. Kaya po ginagawa po natin ito. So sabi, ito po ay isa sa mga worst na naranasan. And everybody until now, lalo na daw po, sabi po sa survey, yung mga kabataan, kasi hindi po pwedeng lumabas. Everybody is feeling tired and feeling anxious. Nakakaroon po yung iba ng tinatawag na anxiety attack. Pero tayo naniniwala na despite and in spite of everything that is happening, that the things that we face today, right now, I still believe we need to press on. Pakisabi nga po ninyo doon po sa mga nanonood, type nga po ninyo sa chat box, press on. Ayan. Ano po itong press on na ito? Ito po yung ibig sabihin moving forward, hindi po being stuck and moving backward, but moving on, no po, forward. Ang ating pong anniversary ay gaganapin po sa next Sunday. And I hope all of you are present physically, kung pwede po kayo. And ang theme po natin for that anniversary celebration is press on. Pakisabi nga po, press on. Press on, push further, reach higher. Kasi tayo na naniniwala na may gagawin pa ang Diyos.
sa iglesia pong ito. Naniniwala ho ba tayong ganon? Amen? Amen. And throughout the whole month of October, we talk about this. And ang pinaka-climax nito ay sa Sunday na dadalhin po sa atin ng ating senior pastor, Pastor Odi Pahela. But last Sundays, first Sunday of October, Pastor Bing talks about finishing well. Finish well. You need to finish the race. Napunod niyo yung video, ang ganda nun eh. No? Inabot ng gabi yung marathoner. Ang sabi, tumigil ka na. Ang sabi niya, hindi pwede. I am a marathoner. Tatapusin ko ang race. At dumating po siya sa finish line gabi. Pero may mga taong natira, nag-cheer sa kanya, pumapalakpak, because he still finished well. He still finished the race. Nais po ni Lord na tayo po ay maging ganun din. Matapos natin ang takbuhin ay binigay po sa atin, hindi lang basta matapos, but finishing it well. And on the next Sunday, if we remember, Pastor Acrisia says, don't stop, because you cannot finish the race if you stop. Ang sabi nga dyan, no? Ang linaw, oh. Because God is not yet done with you. Don't stop. Don't stop. Sabi dyan, because you're not doing this alone. Kasama mo ang Diyos. And keep on going to be transformed, because endurance leads to hope, because the Lord upholds you, because it's possible. Doon po sa mga nanonood sa atin online, remember this, nais po ni Lord na mag-press on po tayo sapagkat may gagawin po ang Diyos sa atin. At part po ng ating anniversary po iyan, pinakita naman po kanina isa-isa, ito po'y kinapture ko lamang ng buong week. Noong pong October 9, we have the Rise Up. In-invite po natin si Pastor Romel Guevara dito, nagturo po sa worship. And on that 17th, today po yan, may service tayo, bukas po start po ng ating weekdays na celebration na programa. At yan po'y tinawag na cluster kamustahan. Sino po rito may cluster? Taas kamay. Kung kayo po'y taga-Earth, taga-Imus, taga-Bacoor, may cluster po kayo. Kung kayo'y taga-Mars, maglalagay tayo ng cluster 10. Kasi ang cluster 1 to 9 po ay Imus and neighboring communities. So sana po, meron po kayong cluster at alam po ninyo. Kung hindi nyo po alam, you can talk to the workers in this church. Saan po ba akong cluster? Kasi ang Imus po ay may 97 barangay. Kung kayo po hindi sakop ng Imus, ako po taga-Mambog, Bacoor, ako po ay cluster 7. Bakit? Kasi ang cluster 7 ay buhay na tubig. No? Ang cluster 7 ay yung bandang paliko na yan sa kanan, at katabi po niya ay Mambog. Kung kayo taga-Sita, cluster 7, dahil buhay na tubig po yan. So anyway, ang ibig ko lang po sabihin, tayo po'y part ng cluster. Sa October 19, may C2S Live. Nakalagay po sa labas yung tarpaulin natin, mga kapatid. Ang tarpaulin po'y nilalagay para tingnan at basahin. Hindi po lang yan nakalagay dyan para sa wala lang, no? Nais natin na tayo magkaroon lahat ng C2S. Bakit po? Lagi ko po itong sinasabi. I don't want it to happen again na member ka ng church. Pamihira. Namataya na yung pamilya mo. Wala man lang pumunta doon sa inyo para ipag-pray kayo o samahan man lang kayong ilibing yung inyong mahal sa buhay. Ayoko pong mangyari yun, no? Because this is church. Tama ho ba? We are family here. Pakitapik po yung katabi. Pamilya tayo dito, mga kapatid. Kaya nga kapatid eh. Kaya nga brother. Kaya nga po sister. So kaya po tayo may C2S. Sabi dyan, connected ka pa ba? Kung hindi na po connected, reset. Yun po yung ating topic ngayon. Mag-connect. October 20, a night of Thanksgiving and Push Wednesday. May Push Wednesday po tayo. Ano po yung push? Pray until something happen. So ginagawa po natin online every Wednesday from 7 to 8. So meron po pa rin tayo at starting 6 o'clock, meron pong night of Thanksgiving. Meron po mga testimony. Okay? Pagdating po ng 21, family game night. So bakit po kailangan may Zoom? Bakit po kailangan makakonect tayo? May raffle po. May breakout session po dun po sa cluster kamustahan. May breakout session po doon. Ibig sabihin, kung cluster 7 ako, pupunta ako dun sa breakout session sa cluster 7 at kakamustahin naman ako. Kamusta po ba kayo? Kayo po ba ay nagpapatuloy pa?
Kayo po ba'y may problema? Kayo po ba'y may prayer request? No po? Then, kaya pa pag walang Zoom, pwede po sa FB Live. Kaya lang, hindi po kayo kasali sa raffle. Ang raffle po, narinig ko lang naman po, parang may house and lot yata eh. May raffle po. So lahat po tayo ay, I encourage you, download Zoom apps para po makasali po tayo. At yung i-invite po natin, please pakisabihan na rin din po. Ngayon, kung problema, walang data, mga kapatid, ano ba naman yung 50 pesos? Baka naman pwede tayong maglagay. Na po? Then, October 22, it's ang nakatoka rito ay discipleship, yung D, putting God's word into action. Marami po kayong maririnig doon about money, about family, na po? About aging, tinapik po yan doon. Pagdating po ng 23, may tinuturo din po yung admin department. Turuan tayo paano gumamit ng online. Baka hindi tayo masyadong marunong. Na po. And of course, the 24, anniversary celebration. Okay, baka po may nakakita nitong ipinaskil ko sa mga GC, kaya ko po in-explain. Pagdating po ng October 24, okay, linawin ko po ito. 10 a.m. and 3 p.m. physical service dito sa church. Kung gusto niyo pong makita ang celebration natin, ang anniversary, punta kayo dito, 10 a.m. and 3 p.m. But, kung hindi makapunta, meron po tayong online. Baka meron kayong inimbitahan na manood ng ating anniversary. Start po ng 8 a.m., may makikita na po sila. Bakit? Kasi ang ating senior pastor ay mag-i-start na pong mag-live message. Iba po yung dito, iba pa po yung online. So 8 a.m. po ang online hanggang hapon na po ito. So ito po yung ating mga announcement. Gusto ko lang po maging clear ito. Kasi gusto po natin maabot lahat ng taga COGE MUS at ma-invite yung mga taong need makakilala kay Lord. Amen ba yun? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos sa ating kasampung anibersaryo? Hallelujah! At salamat din po sa lahat ng sumusubaybay sa atin online. Salamat po kay Lord dahil alam po natin na alam nyo, iba rin talaga yung nagawa ng pandemic eh. Ang dami po natin nararating. Alam nyo ba, may nanonood dito sa Canada? Sa Japan? Seaman? Nasa gitna ng dagat? Nakakapanood po. Kaya po ang sinasabi ko nga, nakabuo ko ng series na ito. Ano? Nakabuo ko ng series ng Turning Challenges into Opportunity sa time po ng pandemic na ito. Minsan po isishare ko po ito sa inyo. But our topic for today is about a reset. Pressing on the button. Pamihira. Pastor Rick, biblical ba yan? No, minsan kasi sa ating pakikinig, sa ating pag-share, pag-preach ng Word of God, nag-i-innovate din po tayo. But of course, it came from the very Word of God, galing po sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. And I will read it in New International Version. It says, forget the former things, do not dwell on the past. Verse 19, see, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So makikita nyo po, nilagyan ko ng yellow yung verse 18, yung former things. And on verse 19, nilagyan ko ng kulay yellow yung font ng new things. It's the former things versus the new things. But doon po sa pagitan po nito, ano ba yung kailangan nating gawin? And that's why I put the title, Reset, Pressing the Button. My question here is, are we ready to press the button? Are we serious to press the button? Anong button? Button ng pananampalataya, button ng relationship, resetting our financial capability, innovating our yung mga bagay patungkol sa buhay po natin, no po, it's about reset, pressing on the button. Pero bago po yun, tayo muna po isandaling yung mukha, tayo manalangin. Lord, salamat po sapagkat in our generation today, your word is still alive. We just pray, O God, that the anointing of the Spirit be upon your word today. Lord, wag po kami maging listeners lang ng iyong salita. Let us be a doer of your word, God. May we apply it in our own selves, Lord God, so that our life may prosper, Lord. So that we will succeed, Lord God, according
to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat po, Panginoon. We give you the praises and the glory. Lord, we pray, cover this place with your precious blood. Let your ministering angel protect the power of your word today, Lord, that we may deliver it, O God, papunta po sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, purihin ka. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, amen and amen. So again, nilagyan ka po siya ng title na Reset. Ano ba ibig sabihin ng reset? In electronics and technologies world, no? Yung reset is a button that can reset a device. Sino ho rito ang naka-experience na ng gadget? Naku, may magtaas ka na, kaya ng kamay na hindi pa? Cellphone, laptop, tablet, desktop, any gadgets. No, nakaranas na po tayo. Pero sabi dyan, reset is a button that can reset a device. On personal computer, the reset button clears the memory and reboots the machine forcibly. Ibig sabihin, pag kinilig mo pala yung word na yun, yung rebooting or resetting, burado po lahat, pwedeng mangyari. Na po. And reset buttons are found on circuit breakers sa mga electrician, sa electronic, no? Sa electric, sa mga kuryente. May button doon na nagre-reset siya. So ibig sabihin po, itong word na ito ay ginagamit, sabi nga, when we have a new software or new programs for your computer, most of the time it requires a reset or a reboot. Kailan lang po, sabi ko dun sa anak ko, bakit ba ang cellphone ko ay laging full storage? Sabi niya, magbura po kayo. Sabi ko, ganun pa rin. Full storage pa rin. Sabi niya, tatay, ang kailangan mo, reset. Reboot. Ano ibig sabihin yun? Buburahin niya, i-reset mo siya, babalik mo siya sa factory, ano ba tawag dito? Factory default. Okay? Kaya lang itong panahon na ito, kapag ginamit po natin, eh medyo may mangyayari lamang. Pero sabi, ang ibig sabihin ng word na reset ay set again or differently. Ibig sabihin, pwede mong i-reset, ganun din tulad dati, or pwede mong i-reset, ayoko na ng buhay na ito. I want to reset my life differently. Yun po yung ibig sabihin. It also means re-enable, restart, reboot, readjust, recalibrate, re-initialize. Ito po yung kinuha ko pong synonym ng word na reset. But in doing this, mga kapatid, whenever we reset something, medyo may inconvenient. Makakaroon ng shutdown. Hindi natin magagamit sandali yung device na yon at mayroong pause. Sabi dito, inconvenient shutdown the computer for a while. You can't use it. Everything is on pause. But once the reset is done, the computer operates on a new level. It can do things it couldn't do before. It has better speed, more capability, optimum performance. None of this would have been without a reset. Mga kapatid, kayo ho ba ay napapagod na? Kasama ba tayo doon sa survey, sa statistics, na marami daw sa time ngayon ay may anxiety? Marami daw ay feeling tired. Walang trabaho, puro problema. Walang makain, no? Sabi dito, in a sense, that is what is happening to us today. Kaya kailangan ho natin ng reset. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Sabi po ng verse po natin kanina sa Isaiah chapter 43 verse 19. Ang sabi po diyan, "See, I am doing what? New thing." Ang ibig sabihin po ng word na new thing, God will gonna give you new idea. There will be a new possibility, a new opportunity, a new perspective, a new miracle. Kung babasahin natin yung 19 na yan, chapter 19, sabi ni Lord, "See, I'm doing a new thing." Pero may pinanggalingan po yan. Ano yung pinanggalingan? Forget the old one. "See, I am doing a new thing." Ang sabi po ng verse na yan,
Makikita ninyo ika sa gitna ng disyerto. Magkakaroon sa gitna ng wasteland. May miracle. So naniniwala po tayo na ang Diyos po natin ay makakagawa pa rin despite and in spite ng meron po tayong pandemic. Kaya po ang number one point po natin in doing a reset, we need to restart anew. Kapatid, nais ni Lord na ang buhay po natin ay maging maayos. Kung tayo po'y nakakaranas ng ganito, ang kailangan po natin mag-restart. Start over, pick up, start anew, to resume after interruption. Kung na-interrupt po ng pandemic na ito, ang ating buhay spiritual, mind you, one of the problem of the Christians today, bakit po minsan ayaw dumalo? Ang sarap kayang manood na lang na nakahiga, nakahiga sa kama at nanonood ng message. Sana huwag tayo maging ganun. Nakikinig lang ng worship. Imbis na siya ay nandoon at nag-worship. Ingat po tayo. Hindi ko sinasabing ganun tayo. Ang sinasabi ko po, ingat po tayo. Why we need a restart after po nitong pandemic na ito, ang church na ito ay susulong pa rin. Kaya nga po ang ating team ay press on. Ang problema kung minsan kung bakit ayaw natin ng restart, natatakot magkamali, natatakot bumagsak. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa pandemic po na ito, marami akong nagawa na hindi ko nagagawa nung walang pandemic. Ang sabi po ng isang wise man na ito, ito po inakita ko lamang, ang sabi niya, don't be afraid to start over again. This time, you're not starting from scratch. You're starting from experience. Tama naman. Huwag ho tayong matakot na mag-renew ng buhay natin, mag-restart ng buhay natin, sapagkat meron pong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Huwag ho kayong matakot sa failure. Ano ba ibig sabihin ng failure? Sabi dyan, failure is not falling down, but refusing to get up. Napakarami naman ho nating nakita, narinig, no? Thomas Edison, si Einstein, bago na ka-invento, 1,000 times I failed, sabi niya. But I used to step up. Kaya po natuloy po yung invention po niya. So it is not the falling down, but failure is refusing to get up. Sabi po ng isang author, speaker, most great people have attained the greatest success just one step beyond their greatest failure. Baka kasi mamaya, ayan na pala, pagpapala, pambihira, tumigil pa ako. No? Nais po ni Lord, kapatid, kung meron tayong gustong gawin, please po, kung meron kayong ballpen, meron kayong cellphone, kahit ilagay nyo lang po itong word na ito, God wants you to have a restart. And to this church, dahil po ang planning po ng COG Imus ay every November, kasi next year po, magpaplano na naman po kami. New set of, kung may bagong workers, ang church na ito'y magpaplano na naman, ano yung gagawin natin. No? Ganun po ang organization. Kaya po, we need to restart. Number one, may gusto po kayong gawin sa buhay po ninyo, huwag po ninyo tingnan yung environment. Yes, may epekto yan, pero ang Diyos po natin ay greater kesa po sa environment po natin. So number two, the word is evaluate yourself. Evaluate. Evaluation is necessary. Ito po'y favorite ko po na story sa Luke chapter 14. And it says like this. Suppose, ito po'y tungkol sa ano ha? Ang tinatopic po ni Jesus dito ay tungkol po sa making a disciple. Pero ang kanyang metamorphosis dito, yung kanyang kwento, ay naiiba. Ang sabi niya dito, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Sabi po ng 29. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, this person began to build and wasn't able to finish. 31. Suppose a king is about to go to war against another king. Hindi ba siya ika-uupo muna?
Kakalabanin ko'y 20,000. Eh kami, 10,000. Upo muna siya, sabi po ni Jesus dito. Won't he first sit down and consider whether he's able with 10,000 men to oppose the one coming against 20,000 men? Ang sabi ng 32, if he is not able, he will send a delegation. Hindi ko kaya. Ang laki ng trabaho. So sabi niya, while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. Hindi kaya. Makikipag-negotiate. Sabi po ng verse 33, in the same way, tingnan niyo ha, ang usapan ay giyera. Ipinaris niya sa giyera yung discipleship. Sabi niya, in the same way, those of you who did not give up everything you have cannot be my disciple. Tingnan ho natin yung verse 28. Ang sabi po dyan, suppose one of you wants to build a tower. May gusto kang gawin. I want to start a business, Pastor. I want to build my family in godly way. Gusto ko po ang buhay ko sa 2022 ay maging buhay na pagpapala. Sit down. Evaluate yourselves. Sabi dyan, won't you first sit down and estimate? Yung word na estimate is also a synonym of the word evaluate. Evaluation is necessary. Bigyan ko kayo ng ilang slide. Ano ang dapat gawin sa ating evaluation? Una, kapatid, ano ba gusto mong gawin? Gusto mo ba ng buhay na masagana? Gusto mo ba ng pamilyang, kung ayaw mo yung pamilya mo ngayon and you want to restart, start ngayon. Ano yung gusto mong gawin? Lista mo. Ano po? Pangalawa, what are the things that we need to stop? Baka naman yun lagi mong ginagawa, wala namang bunga, and yet naghihintay ka, pambihira. Naghihintay ka para kang si Wantamad na kanganga, para bumagsak yung bayabas. Eh ang puno pala na pinaghihintayan mo ay buko. Kapatid, sala. No? Sabi nga, programs that are okay yesterday, but not now. There are things that work in the past, but didn't work today. May explain ko naman po yan further later. Pangatlo, what are the things that we need to suspend? Baka naman pwedeng wag muna ngayon. Hindi naman ibig sabihin, i-let go muna agad. Wag lang muna ngayon, suspend. Then later, you will decide. Ano po? Pwede po yan. Pangapat, what are the things that we should sustain? Sabi nga, things that you need to focus on, giving your resources, provision, time, energy, and effort behind that. Tuloy, yun dapat mong ituloy. At panglima, what are the things that we need to speed up para bumilis? Sabi dito, that's why we need to recognize two or three things and we call it priority. Sa sobrang dami ng ating ginagawa, maglista ho kayo ng tatlo pababa. Tatlo papunta sa isa. Suggestion ko, lagay niyo ho sa number one. Put God first. Then hanap kayo ng dalawa. Ano yung gusto mong mangyari, gusto mong gawin, that you will become your priority? Sabi dito, what we're doing right now that has the highest return or investment? We can do everything at the same time. Sabi dyan, we will end up nothing in our hand. Ito po talaga minsan ang problema natin. Sa sobrang dami mong ginagawa, nakakalimutan mo na ang mga bagay-bagay. Ano po? So sabi dyan, we need to evaluate what we're investing our time. I use the word invest. Yung po kasing word na spend is different sa invest. When you spend, gumagastos ka, but when you invest, you put your effort, your money, your time, your resources to it in hoping and expecting my return. Tama ho ba? So ang tanong, ano ho ba itong gusto nating ito? So para lang may sundan po tayo, evaluate ho natin ang ating sarili. Balik tayo kay Luke sa chapter 14. Sabi dyan,
For if you lay the foundation and are not able to finish it, siyempre naman, pagtatawanan ka nga naman, mapuprustrate ka, no? Kaya ayaw po ni Lord na mangyari po ito sa atin. Sasabihin daw ng mga tao, this person began to build and wasn't able to finish. Ayan, sabi pa naman ni Pastor Bing, finish well. No? Ang sabi ng verse 31, or suppose a king is about to go to war against another king, won't he first sit down and consider? Yung word po na consider dyan is, think about it. Sabi ko kay Lord, Lord, alam lang ho naman ng lahat ito. May sasakyan po ako pero minsan po eh, tinitirik po ako sa kalye. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng susunod dito. Request po yun ng puso ko. At alam ko ibibigay yun ng Diyos. Kaya lang may word sa akin si Lord. Number one, mahalaga ba siya sa'yo? Kung siya ay magiging mas mataas kaysa sa akin, sabi ni Lord, hindi ko yan ibibigay. Kasi ang first priority mo lagi sino? Si Lord. Kapag yung hinihingi mo, mas mataas pa, magiging mas mataas pa kaysa kay Lord, hindi ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Mapapahamak ka lang, kapatid, kasi. Tama? No? So ang point ko pa, mga kapatid, may gusto tayo, pero may gagawin tayo. At mamaya ko isishare yung iba. No? So sabi dyan, pag-isipan natin, gusto ko maging Christian, nanay ko, tatay ko, pastor. Eh, hindi mo man lang ipinagpipray. Tama ba? Gusto ko makatapos na pag-aaral, pastor. Eh, ang daming binibigay na opportunity, hindi mo naman tinatanggap. No? Paano? O sabi dyan, hindi natapos. Sabi sa verse 32, if he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off. So, ibig sabihin, malayo pa yung kalaban, nag-iisip na siya. Mas marami sila. I need to negotiate. Ibig sabihin, ikaw ay nagpe-pray, pero may ginagawa ka rin, kapatid. Kung gusto mong ikaw ay pagpalain ni Lord sa time na ito, you also need to work. To work it out. Explain ko po yan further later. Sabi ng verse 33, in the same way, those of you who do not give up, ito ho kasi yung gusto kong puntuhin, yung point natin pangatlo. Those of you who do not give up, yung word na give up, which also means surrender. Give up everything you have, cannot be my disciple. This is Jesus talking now to the disciples. If you cannot give up, if you cannot surrender everything, you cannot be my disciple. So lahat po ng gusto maging disciple ni Lord, hindi lang... Ito kasi yung problema po sa gospel, no? Sometimes when we preach the gospel, ano ba yung gospel? Tanggapin si Jesus, yun lang ba ang gospel? No, hindi po. Sabi lang ng Bible, and the gospel of this kingdom will be preached. Ano yung gospel? That Jesus Christ has died on the cross, pero hindi na natin ito risen from the dead. Ano ibig sabihin yun? Ganun din po tayo, kapatid. When you experience being born again, you will not stop being born again. May bubuhayin si Lord sa iyo. Ipapanganak kang muli at gagawin kang disciple, believers in Jesus Christ. Kaya naman yung mga nakakarinig ng gospel, tinanggap si Kristo, bakit siya hindi nag-church? Talaga bang tinanggap niya si Kristo? Kasi yung tunay na tumanggap po kay Lord, nakarinig ng gospel, yung pong seed na nalagay sa puso niya, kahit hindi magaling si worship leader, mag-worship ako. Kahit walang drum, mag-worship ako. Nakukuha niyo sinasabi ko? No, sometimes kasi, akala natin, we're just going to church. Hindi po. Ang Diyos po ng COG Imus ay buhay. Amen? At ang mga anak po ng Diyos sa COG Imus ay buhay din. Kaya tayo ipapalakpak kay Lord. Magpapasalamat. Amen? Hallelujah. What I'm trying to say, hindi na kaya. Give up means surrender. To a military, yung word po na surrender ay cease resistance to an enemy or opponent and submit to their authority. Sa giyera, ibig sabihin ng surrender, suko,
taas yung white flag. Suko na po kami. Amen? But when we surrender our lives to God, surrender does not mean defeat. Surrender is not always a sign of defeat. But surrender means let go of control and trust God. Kapatid, kung may gusto kang i-restart, mag-evaluate ka. Pag na-evaluate mo na ang mga bagay-bagay, may priority ka na, ibigay mo ka Lord yung pangatlo. I-surrender mo kay Lord. Lord, ito po yung gusto ko pong mangyari. Kung dati po ako'y tamad, hindi na po ngayon. I will make a restart. Kung ako po hindi nagbabasa ng Biblia, magbabasa na po Lord ako sa 2022. Kung ako po hindi nagpe-pray tuwing Miyerkules lang kasi may push Wednesday, magpe-pray na po ako. Surrender is let go of control and trust God. So sabi dyan, if you're making a decision regarding your life, the expert in life is the one that created it. Meron pa ba? Sino ba ang mas expert sa bawat isa sa atin? Yung lumikha sa atin. Sino yun? Siyempre, ang Diyos. Amen ba yun? Ang Diyos ang nakakaalam ng ating nakaraan, ng ating kasulukuyan at darating. So kaya ibigay natin kay Lord. Yun po yung gusto ko pong puntuhin sa point number 3. Point number 4. Nabubuo na po yung word na reset. Embrace change. May pagbabago. Sabi dyan, have you been too worried about the disruption change causes you? Pambihira naman. Lagi na lang nakamas. Lagi na lang may face shield. Kapatid, 2 taon na tayong ganyan. No? Wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. But this is the time for adjustment to stay open for something new because God has new ways because God is always has freshness. Kaya yung sabi ng verse kanina, see, I am doing a new thing. So lagi pong may bago. Di ba ang sabi ng Biblia? Whenever the Spirit of the Lord is, wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hindi po sinabing wherever the Spirit of the Lord was. Yung was kasi kung saan galing. Yung is kung nasaan si Lord. May liberty. Ang Diyos po kasi natin ay Diyos ng press on, moving forward. Lagi pong may bago sa ating Panginoon. To illustrate that, no, sa Exodus chapter 17, verse 1 to 7, and Numbers chapter 20, verse 1 to 13, medyo mahaba po ito. Pero ikukwento ko na lamang po sa inyo. It's a story about Moses and the Israelites going to the promised land. Alam naman po natin, lagi naman po na ikukwento ito sa preaching, that during the journey, dapat doon sila dadaan sa maiksi. Pero sabi ni Lord, hindi pwede. Baka kayo bumalik sa Egypto, marami kayong mga kasagupang Philistine. Ang ginawa ni Lord, doon kayo dumaan sa wilderness. At doon po sa magdaan nila, sa journey nila sa wilderness, nagreklamo po yung mga tao. Sabi ng mga tao kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Hindi mo ba nakikita, uhaw na kami? Ano po? So sabi ni Moses, iyak siya kay Lord. Ganyan po kahirap mga kapatid ang mga shepherd, ang mga leader. Kapag ngumangaw-ngaw ang mga tao, wala siyang magawa kundi, sige po, pagbe-pray po natin yan. No? Sabi ni Moses, then Moses cried out to the Lord, what am I to do with these people? They are almost ready to stone me. Papatayin na nila ako. So sabi ni Lord sa kanya, sa verse 6 ng chapter 17 ng Exodus, gather the people, sabi ni Lord, doon sa malaking bato, a big stone. Sabi niya, I will stand there, sabi ni Lord kay Moses, before you by the rock at Horeb, strike the rock and the water will come out for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. So ganun po yung ginawa ni Moses. In-strike niya yung rock, and behold, miracles coming. Spring, fresh water comes, at nakainom po silang lahat. Yung po ang sabi ng salita ng Diyos. Pero pagdating po sa Numbers chapter 20, same. Ang sabi ni Moses kay Lord, Lord, ito na naman ang mga anak mo, nagre-reklamo. Bengi daw tubig.
So sabi naman ni Lord sa kanya, okay, gather the people. Take the staff. You and your brother Aaron gather the assembly together. Pero watch this. Tingnan niyo po yung nilagyan ko ng yellow kanina. Yung word na strike the rock. Ang sabi ni Lord kay Moses, strike the rock. Pagdating sa Numbers chapter 20, ang sabi ni Lord sa kanya, speak to the rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. So sabi ni Lord, strike the rock. Speak to the rock. Ano yung una? Strike the rock. Yung pangalawa sa Numbers chapter 20, speak to the rock. Kaso sabi ni Moses, nangyari na to noon. May miracles. Kaya ginawa ni Moses, in-strike niya yung rock. Alam nyo, ang sabi kung babasahin nyo po yung Numbers chapter 20, verse 8 and the remaining verses. Ang sabi doon, because you disobey me, Moses, hindi ka makakapunta sa promised land. At yung generation na kasama mo, hindi makakatuntong ng promised land. Nangyari ba yon? Yes. Because of that disobedience, hindi nakarating si Moses sa promised land. Ngayon, the question here is, bakit ganun? Kasi kapatid, yung nangyari noon, sinabi ni Lord na ganito, hindi naman laging ganun dapat mangyayari. Ang sabi kasi ni Lord dati, strike the rock. Ang sabi niya ngayon, speak to the rock. What I'm trying to say is, there is change. Hindi pwedeng yung miracles noong 2015, pwedeng iba rin ang gamitin ni Lord sa iyo sa 2022. Tama ba yun? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Sabi diyan, it's not just because something happened one way doesn't mean that the way it always going to happen is the same. May binigay po ang Diyos para sa COG Imus na way para tayo pagpalain. Huwag ho nating kunin yung paraan ng iba. Alam ko, may ibinigay ang Diyos sa church na ito. Amen? Sapagkat ang church na ito, hindi naman atin eh. Kay Lord ito eh. At tayo ang church. No? But what I'm trying to say is, embrace change. Sabi dyan, kailangan tayong maging matapang. Life keep changing. Seasons keep changing. Circumstances keep changing. We've got to be flexible enough to change and switch on another way. Kapag may sinabi si Lord sa'yo, huwag mong gayahin yung iba kasi yun ang sinabi ni Lord sa'yo. To illustrate this change, sino sa inyo ang nagkaroon ng ganitong device? Meron ba? Pwede ho bang pakitaas kamay? Nagkaroon po nito? Oo, meron. Ako rin po, meron yan. Kao, anong-ano ko yan? Nasa Korea ko. Tinan mo, cellphone ko. Bagong-bago, Nokia o. Ang laki. No? Pero ngayon, may Nokia pa rin naman ngayon. Pero ito po yung nangyari. In the last speech of the Nokia CEO, sabi niya, we didn't do anything wrong. Wala naman kaming ginawang mali. Nagtuloy lang naman yung Nokia. But somehow we lost. Bumagsak ho kasi yung sales nila. Bakit ano na ba uso ngayon? Yung Nokia'ng malalaki? Mabibigat? Hindi na po. Android na ho ngayon, di ho ba? Ano po ibig ko po sabihin? You need to embrace change. Sapagkat nag-i-innovate po ang mundo. Ang mundo po ay nagbabago. Another one. Sino ho naka-experience niyan? Kapapicture. Tapos punta doon sa kwan. Dala-dala yung pin. Tama ho ba? Tapos pupunta sa dark room. Pambihira. Eh ngayon eh, kahit sino eh, kahit batang musmus eh, nagpapaselfie eh. At hindi na uubos ang film. Change. Ang sabi dyan, Kodak failed to realize that its strategy was, which was effective at one point, was now depriving it with success. Bumagsak po yung sales nila, nabankrupt po sila. Pero natutuwa po ako. Alam niyo kung anong kanilang restart? Rebooting? Pambihira. Research niyo po. Dating film, dating camera, naging pharmaceuticals. They embrace change.
Uso ngayon ang COVID. Kailangan ngayon ng tao ng gamot. Kailangan ng tao ngayon ng vitamins. Kailangan ng tao ngayon ng maraming klase ng vitamina. Research niyo po. Nagulat po ako. Film to pharma. Yan po yung restart nila, rebooting nila. At sila ba ay, sila po ngayon ay nakikipag-usap kay sa dati kay Donald Trump, ngayon kay Joe Biden. Naglo-loan po sila ng malaki kasi gusto po nilang around the world yung kanilang pharmaceutical company ay umunlad, umasenso. Ano ho gusto kong sabihin? If you don't embrace change, you will get stuck. Sabi diyan, if you don't press on the right button, if you don't take the right switch at the right time, may stuck ka, titigil ka na lang. So you need to stay open for something new. Doon po sa mga nanonood online, please type, stay open for something new. Kasi may gagawin ang Diyos sa atin na bago. Ang kailangan lamang po natin ay maging matapang. Kasi sa pagbabago, may conflict. Lalo na kapag ang nag-i-initiate ng pagbabago, hindi ikaw. Kasi ayaw mo. No? It takes courage to go where you never gone before. Sometimes may mga gagawin ka na hindi mo dati ginagawa. Pero dahil you want to embrace change and you want to innovate, you want your life, your spiritual life to grow, to develop, gagawin mo yung mga hindi mo dati ginagawa. Kung gusto mong maging good disciple, ang sabi ni Jesus Christ, evaluate yourself. Ikaw ba'y nagpipray na Kristiyano? 2022 na, magpray ka na, brother. Ikaw ba ay Kristiyanong nagbabasa ng salita ng Diyos and yet you want to grow, to be developed? No? Let's learn the concept of the Lord. Sabi diyan, it takes courage to be exceptional. It takes courage to be successful. And remember this, don't rob God's calling and plans in your life of the temporary discomfort of changing course. May pagbabago pong kailangang mangyari sa buhay po natin. Punta po tayo sa panlima. Buo na po yung reset. Tribe in His name. Hindi ko lamang po naisama yung mga verse, no? Pero sa Bible po, kung mapapansin po natin, ang laging sinasabi ni Lord, for the glory of my name. Kapag ka patungkol sa kanyang pangalan, sa kanyang integrity, ang sinasabi ni Lord sa kanya, hindi ako sinungaling. Kung ano ang promise ko, ginagawa ko. Ito pong word na tribe is different from the word strive. Ang ibig sabihin po kasi nung strive is yung parang survival mode. Pero pong itong tribe, ang ibig sabihin po niyan ay succeed, blossom, flourish, increase, and prosper. Tayo po'y gusto ni Lord na pagpalain. Naniniwala ho ba kayo ron? Nais ni Lord na tayo mag-succeed. Kaya lang kailangan natin gawin yung innovation na dapat gawin. No po? Kailangan natin i-position yung sarili natin na mag-flourish. Ito po yung minsan problema. Sabi diyan, don't let good keep you from the best. Baka kasi gusto mo nang manatili dun sa good things na nangyayari sa'yo. Sabi ni Moses, ganito yung ginawa ni Lord sa akin dati. Ang sabi niya, strike the rock. Kaya lang nakalimutan niya, hindi na yan pinagagawa ko sa'yo. Ang sabi ko sa'yo ngayon, speak to the rock at pagpapalain kita. May miracle sa buhay mo. No? So position yourself to flourish. There is a new way of thinking, new attitude, new obedience, new commitment, and new levels. Nais ng Diyos na ang buhay po natin ay pagpalain. Kaya lang gusto nyo kung tandaan nyo itong word na ito. It will work if you will work it. Pwede ho bang pakibanggit ho natin? It will work if you will work it. Mangyayari ito kapag katinarbaho mo. Pero kung ikaw ay mananatili lang sa iyong kalalagayan, many times po, i-announce ko lang ng konti, yung pong October 22, Friday, may ano po doon eh, meron po doon yung putting God's word into action sa ating pong online. May mga tinuturo po doon na inyong mga pastor.
tungkol sa aging, tungkol sa money, tungkol sa family. Yung sa akin po doon, tungkol po sa stewardship in times of pandemic. Tungkol po ito sa management. Kasi tinuro po sa akin ng Diyos, kasi sa Genesis chapter 2, kung mapapansin po ninyo, ang sabi po ng Bible, when God created everything, even the heavens and the earth, ang sabi po doon, hindi hinayaan ni Lord, Genesis chapter 2, chapter 3, sabi po doon, hindi hinayaan ni Lord na magkaroon ng ulan. Bakit po? Kasi pag nagkaroon ng ulan, magkakaroon ng mga sisibol. Bakit hinayaan ni Lord na wala mo ng ulan para walang sumibol? Ang sabi po doon, kung babasahin niyo po yun sa Genesis chapter 2, because there is no man to work the ground. Walang tao na magmamanage ng earth. Pakitapik po yung inyong katabi, ikaw pala ay manager sa mundong ito. Whatever we have comes from the Lord. This is the problem. I'm always ask God about this. Sabi ko, Lord, bakit ang mga Kristiyano, ikaw ang ama? Mayaman, may-ari ng lahat. Bakit ang mayaman yung hindi anak ng Diyos? Kapatid, anak ka ng Diyos. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Ang problema, hindi natin alam paano. Ibinigay pala ng Diyos sa atin ang pagkakataon na tayo ay mag-succeed for His glory, to thrive in His name. Ang problema, hindi tayo marunong mag-manage. Di ba na ikukwento ko? Kabataan pa lang ako, Lord, gusto ko maging bilyonaryo. God speak into my heart. Malakas talaga. 1,000 lang ibinigay ko sa iyo, hindi mo na ibigay 100. Gusto mong maging bilyonaryo? Mamamatay ka. Bakit, ano bang tawag sa mga hindi nagbibigay ng ikapo? Magnanakaw, di ba? Malakay chapter 3 verse 10. Di ba? Nais ni Lord na tayo pagpalain. Kaya lang kailangan po i-manage natin yung resources na ibinigay niya sa atin. At makikita po ninyo pagpapalain kayo ng Diyos. No? Nais ni Lord na pagpalain po tayo. Pero kailangan hong may work. Sabi diyan, it will work if you will work it. Pero ang question, how much work will you put in it to make it happen? Tayo ba'y desidido na tayo'y umasenso? Tayo'y lumago bilang Kristiyano? Again, babalik po tayo sa verse na ito. Ang sabi po dyan, forget the former things. Do not dwell on the past, ang sabi po ni Lord. Ang sabi sa verse 19, see, I am doing a new thing. May gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ang kailangan mo lang, mag-restart. Mag-evaluate. Ano yung S? After you have done everything, surrender mo kay Lord. After mo ma-surrender kay Lord, there are changes in the environment. Sabi ng Matthew, may natanim yung seed, nahulog ika sa magandang lupa, sa dawagan, sa batuhan, tama ho ba? At dumating ang init, yung seed ay natuyo. Kapatid, affected kasi ng environment yung seed. Pero the seed still remain. Hindi po sinabi sa Genesis, bear seed. Ang sabi sa Genesis, bear fruit. Why? Because God knows the seed in you one day will become a plant that will bear fruit. Ang kailangan lang, ma-cultivate. Kailangan lang, maisaayos natin. Last question, ang sabi po dyan, are you ready for a reset? Are you ready to press the button? Kasi yung reset, matagal na yan eh. Hindi mo lang ginagawa. This time, if you want change in your life, sabi ko nga sa inyo, as I study this preaching, mahirap po itong i-share.
kapag hindi mo muna ginagawa sa sarili mo. Another thing I want to share before I stop here. Lagi ko po itong sinishare kasi gusto ko pong pick up niya po. Sa bahay ko po, maraming bagay doon na simple lang, pero maraming ibig sabihin. Gusto ko kasi yung nakikita ko may nagpapaalaala sa akin. Isa po doon yung nandun sa aming, hindi nyo yung makikita kasi sa tulugan namin yung mag-asawa. Meron po doon vision board. Sishare ko po sa inyo muli. Napakarami kong nilistang gustong mangyari sa vision board na yon. Nangyari ba? Nangyari na po lahat. Dalawa na lang hindi. And I am excited sapagkat alam ko gagawin ng Diyos yun. Sapagkat alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos na buhay, nakakarinig, nakakakita, at Diyos na may puso. Amen? Lalo na po kapag ginagawa mong isang bagay to thrive in His name, para purihin siya, bibigay po ng Diyos yun sa iyo. Amen? Sana po tayo po'y ready. Let restart anew. Evaluate ourselves, surrender it all to God, and embrace change and thrive in His name. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora basakara basyandara bakusukura bas. In the name of Jesus Christ, Lord God, we come before you today. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sino man dito, Panginoong Diyos, ang pagod na. Sino man dito, O Diyos, ang hindi pa po nakakakilala sa iyo. Hindi na experience pa na kayo'y Diyos na buhay at makapangyarihan. Lord, ang aming dalangin, ma-experience ka po nila, Panginoon. Brothers and sisters, let's come before the Lord today as we sing this song. Let's just worship God and let God dwell in our hearts today. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Narito kami. Yes, Lord. Nagpapakumbaba. Yes, we surrender everything to you, Lord God. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, yes, Lord, amen. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lupusan at sa aming kalagitnay bumaba ang kalangitan. Sumasamba sa isang Diyos. Yes, Lord, we pray in Jesus' name. Hinahanap namin talk to God, brothers and sisters. Iyong mukha. Hallelujah. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lupusan
bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong galang. Hallelujah. Dakila ang iyong galang. Oh, God. Dakila ang iyong galang. Hallelujah. Oh, Rabasara, Rabasara, Rabasara. Oh, we give you praise and glory. Panginoong Diyos, salamat sa time na ito. Salamat sa iyong salita, Panginoong Diyos, na nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat kayo ang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Lord, ang aming dalangin, kung sino man po sa amin na narito, O Diyos, ang napapagod, nais nila, Panginoong Diyos, na sila iyong pagpalain. Lord, kung sino man, Panginoong Diyos, maging sa online, Panginoon, na sa time na ito ay may pangangailangan, may suliranin, may nais gawin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Bayaan mo kami magsimula muli sa iyo, Panginoon. Bayaan mo maranasan namin ang mga bagong bagay na gagawin mo sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin na ang Diyos na lumikha sa amin ay higit na dakila, Panginoon. Higit na makapangyarihan, higit na mapagmahal, Panginoong Diyos, sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, O Diyos, ang aming dalangin. Touch every heart, Lord. Touch our spirit once again, Lord, we pray. Panginoong Diyos, bayaan mo nang gawa ng aming mga kamay ay iyong pagpapalain. Bayaan mo, Diyos, alam mo lang aming gagawin, Panginoon. Ito po ay magbibigay ng glory and honor sa iyong dakilang pangalan. And sa time na ito, Panginoon, hallelujah. Oh, Lord, we pray. Oh, Lord, we pray. Let your spirit touch each and every one of us. Even our family, Lord, in the name of Jesus. Kayo ang Diyos na lumikha sa amin. Alam namin na kayo ang Diyos, Panginoon, nagagawa po patuloy sa amin, Panginoon. We pray for your mercy. We pray for your grace. We pray, O God, O Lord God, hallelujah, for your blessing upon our life today. Father God, salamat po. Salamat po, O Diyos. At maging sa lahat, Panginoon, ang pagpapalang ibinigay mo sa amin. Brothers and sisters, can we take our tithes and love offering? We will give it to the Lord. Lord, you are the one who give us everything. You own everything, O God. Kaya naman, O Diyos, ang aming dalangin as we give our tithes and love offering, Lord. Hallelujah. I-bless mo ang aming pamilya. I-bless mo kami, Panginoong Diyos. As you said in your word, God, if we give, O Lord, our tithes and love offering to you, it become a salvation to us, Lord. Aalisin mo, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng masasamang gawa sa buhay namin at kami yung pagpapalain, Panginoon. Today, as we give our tithes and offering, bless us, Lord. Bless our family. Bless our businesses. Bless our work, O God. Salamat, Panginoon. Purihin ka. At Panginoong Diyos, aming iniya, ibinibigay sa iyo ang pagtitiwala po namin. Father God, salamat sa 10 taon ng Church of God, Imus. We know, God, that you will do a new thing sa church na ito. Ang aming dalangin, Panginoong Diyos, hawakan mong patuloy ang iglesia nito at dalangin po namin bilang isang pamilya ng Church of Kadimus, ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluluwalhati sa iglesia nito, Panginoon, sapagkat ito'y sa iyo. Salamat po, pagpalain mo kami at sa aming pansamantalang pag-iwalay, ingatan mo kami. We pray for the divine protection, Lord God. We pray, O Lord God, for your covering of the blood of Jesus Christ to each and every one of us, even to our family, Lord, today. Salamat po. Give us your blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Magandang araw po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us all.